nasa kulungan na nga pero wala pa rin pinagkatandaan ng isang preso. Nagawan pa niyang mang-scam online kahit nakapiit. Napaikotaw niya mga biktima matapos magpanggap ng mga kilalang personalidad. Nasa frontline balitang yan si Ryan Ang. Hinalughog ng NBI ang seldang ito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Target ng surprise inspection, si Jose Villafuerte alias Ryan Ace Castillejo at Kiko. Siya raw na sa likod ng online scam gamit ang peking Facebook ng kilalang personalidad. Kabilang sa mga pinagpapanggapan niya para manloko ay ang spokesperson ni Presumptive President Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Nanghihingi itong mastermind ng solicitation para naman sa victory party nitong si President, Presumptive President BBM. So, dito na kami gumawa ng action at nalaman namin na itong mastermind ay kasalukuyang nakakulong sa Bucor. Nakuha sa selda ni Villafuerte ang isang cellphone at lagayan ng cellphone na gawa sa kahoy. Nakumpiska rin sa kanya ang ilang notebook. Dito na abisto na hindi lang pala si Attorney Rodriguez ang kanyang ginagamit para manloko. Nagpapanggap din siyang si PNP Officer in Charge, Lieutenant General Vicente Danao Jr. Nakalista rin sa notebook ang pangalan ng anak ni Marcos Jr. na si Sandro, si dating Vice President Jejo Marbinay, Customs Commissioner Ray Guerrero, at Mayor Vico Soto. Sa cellphone niya, na-certain namin na siya nga yung gumagamit ng account o nagpo-post na Attorney Vic Rodriguez, no? At nahihingi ng solicitation dito sa mga BBM supporters. Inaalam pa ng NBI kung paano nagkaroon ng cellphone si Villafuerte habang nakakulong sa Bilibid. Palaisipan din kung paano siya nakakagoyo online kayong may signal jammer sa kulungan. Isa sa ilalim din sa forensic examination ng cellphone para matukoy kung meron pa siyang kasabwat. Taong 2019, naaresto ng NBI si Villafuerte dahil naman sa pagpanggap bilang si Attorney Salvador Panelo. Maharap siya sa mga kasong online fraud, computer-related, identity theft at falsification of public documents. Nagbabalita mula sa frontline, Ryan Ang, News 5.